Ang Saturn ang pinakamagandang planeta sa solar system na makikita mula dito sa lupa gamit lang ang mga mata. Ang mga singsing nito ay mas malawak at mas madaling makita kaysa sa iba pang mga planeta. Nakikita ang Saturn kapag ito ay direktang nasa tapat ng araw mula sa Earth. Sa oras ng pagsalungat ay makikita ito sa buong gabi, na umaabot sa pinakamataas na punto sa paligid ng hating gabi. Ang mga singsing ng Saturn ay gawa sa bilyon-bilyong piraso ng yelo, alikabok at bato. Ang ilan sa mga particles nito ay kasing liit ng butil ng asin, habang ang iba naman ay kasing laki ng bahay, at ang iba ay kasing laki ng bundok. Ang mga tipak ng bato at yelo na ito ay pinaniniwala ang mga piraso ng mga kometa, asteroid o kahit na mga buwan na napunit ng malakas na gravity ng Saturn bago sila makarating sa planeta. Ang mga piraso ng mga bagay na ito ay patuloy na nagbabanggaan sa isa't isa at nabasag sa mas maliit na piraso. Ang mga piraso ay unti-unting kumakalat sa paligid ng Saturn upang mabuo ang singsing na ito. Ang mga singsing ay halos puti kung titignan mula sa mga tuktok ng ulap ng Saturn. Ang bawat singsing ay umiikot sa iba't ibang bilis sa paligid ng planeta. Ang mga singsing ay pinagsama-sama ng gravity. Meron ding itong ilang shepherd moons, maliliit na buwan na umiikot malapit sa mga panlabas na gilid ng mga singsing o sa loob ng mga puwang o nagpapanatili ng mga particles sa loob ng isang singsing. Mayroon itong apat na pangunahing grupo ng mga singsing at tatlong mas malabo at mas makitid na grupo ng singsing. Ang mga pangkat na ito ay pinaghihiwalay ng mga puwang na tinatawag na mga dibisyon. Ang mga singsing ng Saturn ay humigit kumulang 282,000 kilometers ang lapad at halos 1 kilometer ang kapal. Ngunit ang mga singsing ng Saturn ay hindi permanente. Sa katunayan, ito ay naglalaho. Ang mga singsing ay nawawalan ng material bawat taon. Ang mga papasok na micrometeorite at ang radiation ng araw ay nakakagambala sa maliliit, maalikabok na piraso ng ring matter na nagpapakuryente sa kanila. Ang mga particle na biglang nagbago ay naaayon sa mga linya ng magnetic field ng Saturn at nagsimulang umikot sa mga hindi nakikitang landas na iyon. Kapag ang mga particle ay masyadong malapit sa tuktok ng atmosfera ng Saturn, hinihila sila ng gravity at sila ay nawawala sa mga ulap ng planeta. Nahubog ang Saturn kasabay ng natitirang bahagi ng solar system mula sa isang malaking umiikot na disk ng gas at alikabok. 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas, ang Saturn ay naninirahan sa kasalukuyang posisyon nito sa panlabas na solar system, kung saan ito ang ika-anim na planeta mula sa araw. Naiikot ng Saturn ang araw sa loob ng 29.4 Earth years. Ito ay naglalakbay sa bilis na 34,821 kilometers bawat oras sa orbit nito sa paligid ng araw. Ang isang araw sa Saturn ay 10.7 hours sa Earth. Mas mabilis ang ikot nito kaysa sa Earth. Mayroong 82 na buwan ang Saturn. Ang 53 na buwan nito ay nakumpirma na at nabigyan ng pangalan, samantalang ang natitirang 29 na buwan ay naghihintay ng kumpirmasyon ng pagtuklas at opisyal na pagpapangalan. Ang pinakamalaking buwan ng Saturn na Titan ay mas malaki kaysa sa Mercury at Pluto. Ang Titan ay may napakakapal na kapaligiran na karamihan ay nitrogen. Ang kapaligiran ng Earth ay halos nitrogen din. Ang Saturn ay mayroon ding maraming yelong buwan tulad ng Mimas na may malaking bunganga na 1/4 ang diametro ng buwan. At Enceladus na may napakadilim na materyal na sumasakop sa isang gilid at napakaliwanag na materyal sa kabilang panig. Ang ilan sa mga maliliit na buwan ng Saturn ay tumutulong na panatilihing matatag ang mga singsing sa pamamagitan ng pag-orbit sa loob o malapit sa mga singsing.
Ang mga buwan na ito ay tinatawag na mga buwan ng pastol at ginagamit ang kanilang gravity upang mapanatili ang maliliit na particle ng singsing sa isang matatag na orbit. Ang ilan sa mga puwang sa mga singsing ng Saturn ay sanhi ng mga buwang ito. Ang panlabas na bahagi ng Saturn ay gawa sa gas, at ang pinakatuktok na mga layer ay may halos parehong pressure gaya ng ginagawa ng hangin sa Earth. Kaya kung susubukang maglakad sa bahaging ito ng Saturn, malulubog ka sa kapaligiran nito. Ang kapaligiran ng Saturn ay napakakapal at ang pressure nito ay tumataas habang lumalalim ka. Pagkaraan ng ilang sandali, hihinto ka sa paglubog at sa kasamaang palad ay madudurog ka ng mas malalim na pressure sa kapaligiran ng Saturn. Ang kulay ng Saturn ay nakabase sa kung saan ito ginawa at kung paano ang kanilang mga ibabaw o atmosfera ay sumasalamin at sumisilip sa sikat ng araw. Ang Saturn ay isang higanteng planeta ng gas na may panlabas na kapaligiran na karamihan ay hydrogen at helium. Ang kapaligiran nito ay may mga bakas ng ammonia, phosphine, singaw ng tubig at mga hydrocarbon na nagbibigay ng madilaw-dilaw na kayumangging kulay. Ang Saturn ay ang tanging planeta na lulutang sa tubig. Dahil ito ay halos gawa sa gas at mas magaan kaysa sa tubig. Alam ng mga Romano ang pitong maliwanag na bagay sa kalangitan. Ang araw, buwan, at limang pinakamaliwanag na planeta. Pinangalanan nila ang mga ito ayon sa kanilang pinakamahalagang mga Diyos. Ang Saturn ay ipinangalan sa Romanong Diyos ng Agrikultura. Ayon sa alamat, ipinakilala ni Saturn ang agrikultura sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano sakahan ang lupain. Si Saturn din ang Romanong Diyos ng panahon at ito marahil ang dahilan kung bakit ipinangalan sa kanya ang pinakamabagal sa limang maliliwanag na planeta. Sa mitolohiyang Romano, si Saturn ang ama ni Jupiter. Ang Sabado ay ipinangalan din sa Romanong Diyos na si Saturn. Walang isang tao na nakredito sa pagkatuklas ng Saturn. Ang Saturn ay isa lamang sa planeta na nakikita sa kalangitan sa gabi nang hindi gumagamit ng teleskopyo o binocular. Ang planetang Saturn ay kilala mula pa noong sinaunang panahon at naobserbahan sa loob ng libu-libong taon ng mga tao ng iba't ibang kultura.